visit JILWorldwide.org and find helpful materials for your Christian growth. Find a JIL church near you. Watch timely teachings from JIL pastors. Watch JIL services live from the convenience of your home through your desktop, PC, tablet, or smartphone. Watch video podcasts from none other than the Spiritual Director and International President of the Jesus is Lord Church Worldwide, Brother Eddie C. Villanueva. Read motivational articles and devotional materials, freebies, and downloadables. Witness the latest happenings on JIL churches worldwide through Omniscoop. Support the ministry by placing your business ads. And a lot more. For more information, log on to JILWorldwide.org now. Ang mga delegates natin from Luzon, Visayas, Mindanao, from Europe, from America, from Canada, from Asia, lahat tayo ready to be part of the solution. We are not part of the problem. You do not deserve poverty. You deserve a prosperous nation that we can build together. God will bless your marriage. God will bless your business. God will bless your family. God will bless anything you ask for, provided you trust the Lord. We have to be yielded to the Lord. Nakadepende ang ating kilos, ang ating isip, ang ating puso, maski yung nararamdaman natin. Let me tell you, when God created one of you, come on, He made you as a masterpiece, hallelujah. He created you unique. He created you talented. Come on, He put giftings in your life. What a transformation! Alam niyo po ang mga peerless na Kristiyano, matapang po sila sapagkat sila po ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Naniniwala po ako, after this summit, lalabas kayo lahat. You are peerless because you are filled with the Holy Spirit of the living God. Malino po, hanggat nagkakapit-bisig tayo, hanggat naninindigan tayo sa kung ano ang tama at ikabubuti na nakakarami, at hanggat matibay ang ating pananalig sa Diyos, wala tayong dapat ikatakot. You were called and chosen by God for a divine purpose to make your life here on earth worth living, not only before the eyes of history, but before the eyes of the living God who had called you and chosen you to be KKPs and CYNs in our generation. Desire to be fearless, desire to be strong, desire to be of good courage, so that the dream of God for all of you to be used in charting the glorious prophetic destiny of our country shall be fulfilled. TV Barkada, nandito na naman kami para ihatid sa inyo ang highlights ng KKBCYN Youth Summit, yes, na naganap sa the Araneta Coliseum. Well, the summit may be over, pero pwede pa rin tayo maging fearless forever! Tama yan, Leslie, and napaka-special ng Youth Summit na ito, yes, because for the first time in forever, dinala natin ito sa iba't ibang bansa. Sa Ontario, Canada, Saskatchewan, Canada, Bologna, Italy, Barcelona, Spain, and Virginia, USA. At talaga namang special ang pagdating ng The Youth Summit Series dito sa Pilipinas kasi ang naging special guest natin ay walang iba kundi ang Presidente ng Pilipinas, His Excellency Benigno Aquino III, na for the second time ay pumunta sa Youth Summit natin. At for the first time ay meron siyang ginawa. Yes, at ayun, ito ay ang balitang-balitang selfie moment niya with the KKBCYN from Canada. Yun, yan ay si Martin Seralde.
na nakipag-selfie kay Pinoy at game na game na pinakunlakan ni Pinoy. Ito ay naganap habang tayo ay nagkaroon ng Q&A sa presidente mismo at pinag-usapan natin yung iba't ibang aspeto ng buhay niya at ng mga bagay na nakaka-apekto sa ating bansa. Si katulad Pope Francis. Yes. Ipag-bisita niya dito, Yolanda Survivor. Yes. Si Secretary Joel Villanueva. Role ng youth yes. sa nation building. At pati yung love life niya, pinag-usapan niya. Yeah, kasama din yon. At doon din nga naganap yung selfie moment na yan ni Martin Serralde na naging balitang balita sa internet, news sites, at maging sa broadsheets. And of course, aside from that selfie, President Aquino gave a very inspiring message that for sure made the Filipino youth more energized to fulfill their role in nation building. Here are excerpts of that message from the President. Ladies and gentlemen, His Excellency, Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Please be seated. Good morning. Welcome to the Youth Summit 2014, this year's most highly anticipated gathering of the Kristiyanong Kabataan para sa Bayan, Christian Youth for the Nation, the youth network of the Jesus is Lord Church Worldwide. May I call on the Director General of the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA, and the Chairman of KKBCYN, Secretary Emmanuel Joel Villanueva, to give his welcome remarks and to introduce our guest of honor and speaker. God is good! And all the time! Can we give the Lord the best clap offering of praise? Sa ating pong mahal na Pangulo, sa ating mga kasamahan sa gabinete, sa ating pong representatives ng SIBAC, Congresswoman Chona Cruz Gonzalez, Congressman Sherwin Tugna, sa ating pong mga kaibigan, sa media, and of course, sa lahat ng ating bisita ngayong umaga pong ito, sa ngalan po ng buong liderato ng KKB Movement, kasama sila Pastora Cora, Pastor Egay, ay wine-welcome po namin ang bawat isa dito po sa 2014 KKB Youth Summit. Indeed, this is the day that the Lord has made that we may all rejoice and be exceedingly glad for this great occasion as we celebrate 25 years of God's goodness and faithfulness to Kristiyanong Kabataan para sa Bayan Movement. Ang KKB po ay tunay na ipinanganak sa puso ng Diyos at naglalayong to inspire our young people from all walks of life to live for the Lord Jesus Christ and offer the prime years of their lives in service to God and country. Lagi pong tinuturo sa atin ni Brother Eddie na ang paglilingkod sa bayan, pag mayroong oportunidad para maglingkod sa bayan, dapat hindi na ito pinag-iisipan. Kaya alam niyo po, noong pong tayo ay maimbitahan na sumama at makasama sa gabinete ni Pangulong Noynoy, hindi po ako nagdalawang isip. And just to give you a popcorn testimony, sabi ho kasi ng Biblia, give honor to whom honor is due. Alam niyo po, ang ating Pangulong Noynoy ay kasamahan ko doon sa Kongreso noon pa. Pero noong ako ay mag-join sa gabinete, aaminin ko ho sa inyo, more than 10 times, lalo niya akong napahanga at lalo ko siyang nirespeto, lalo na nung makita ko kung paanong magtrabaho ang ating mahal na Pangulo. Hindi po siya halos natutulog at pangkaraniwan na sa kanya ang mag-text at tumawag ng alas dos, alas tres ng umaga para magbigay ng instructions para siguruhin na paggising ng ating mga kababayan may sagot na sa kanilang mga problema. Ito po ay gusto kong i-share sa inyo bilang KKB leaders and workers ng ating samahan, ng ating organisasyon. Isa hong napakalaking karangalan ang makasama sa gabinete ni Pangulong Noynoy. Ang ating Pangulo ay hindi natutulog, hindi
nauubos ang panahon na hindi na laging nag-iisip, laging gumagawa, laging lumilikha ng mga pamamaraan at mga programa para nang sa ganun magkaroon ng magandang pagbabago, para sa ganun magkaroon ng masayang pagbabago tungo sa mas magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. Kaya very proud po ako ngayong umaga na ito, nakasama po natin siya as we celebrate the 25 years of KKB. And without much ado, please help me. KKBs, please help me in welcoming. Let us give a JIL, KKB, CYN, God bless you, welcome sa ating pong iginagalang, ipinagmamalaki, at minamahal nating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Binigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Magtapos ang salita ni John, hindi ko alam kung ano sasabihin ko ngayon. Siyempre, batiin natin muna ating kagalang-galang na Director General ng TESDA at talaga napakasipag, nakasangga sa pag-aayos ng mga problema ng bansa, si Joel Villanueva, ating mga kasamaan sa Kongreso. Si kagalang-galang Chona Cruz Gonzalez at si Sherwin Tugna. I'd like to also pay special mention to the management team of the Kristiyano Kabataan para sa Bayan Youth Leaders. Also to all of you delegates to the Youth Summit of 2014, honored guests. Fellow workers of government, paminamal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Nang makita ko po ang imbitasyon ni Secretary Joel na dumalo sa Youth Summit ngayong taon, siyempre hindi na ako nagdalawang isip na pumunta. Ang sabi ko nga po, bakit ko naman palalampasin ang pagkakataong makasama ang mga... Ito yung importante, makasama ang mga kapwa ko kabataan. Sa mas seryosong bagay naman po, no? Para sa akin, ang tunay na sukatan kung nagtagumpay tayo sa ating mga minimithi ay kung naiwan nating di hamak na mas maganda ang kalagayan ng ating bansa kaysa sa dinatnan natin. Bigo pong sabihin, pagkatapos ng oras namin dito sa mundo, kung ang mga problema nyo ay katulad pa rin ng mga naging problema namin noon, malamang nagkulang kaming mga mas nakakatanda ng bahagya sa inyo. Nabuo ang paniniwala ko ito habang lumalaki sa isang panahong ibang-iba sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, bagamat ako'y bata ang puso at itsura. Marami na rin po tayong napagdaanan. Alam niyo, grade school ako nung ibaba ang martial law. At talaga namang hindi matanaw ng henerasyon namin ang isang magandang bukas. Medyo mahirap po paniwalaan na may magandang bukas kami hinaharap. Inabuso ng mga nasa pwesto ang kanila kapangyarihan at delikado ang magsalita laban sa pamahalaan. Noong araw, makatuwid ka lang sa susunod na Pasko, umabot sa susunod na Pasko, parang ang laki na nang naabot mo. Kaya nga, nang ipagkaloob sa atin ang tiwala ng taong bayan, ipinangako sa Diyos, sa ating mga kababayan, at sa aking sarili na ibubuhos ko ang lahat ng aking makakaya upang hindi na muling dumanas ng katulad ng pagdurusa at kawalang pag-asa ang mga Pilipino. Sa gabay po ng Pumay Kapal at sa tulong ng mga individual at institusyong matibay ang paniniwala sa ating pamamahala, masasabi ko matapos ang 4 taon at 6 buwan ay marami na tayong pwedeng ipagmalaki. Ilang halimbawa lang po. May tinatawag na connector ng Manila North and Manila South Expressways. Ipinangako po ito 1976 pa. Siguro sa mga panahong yon, baka nagde-date pa lang ang inyong mga magulang. Ngayon, sa wakas, pagkatapos ng ilang dekada,
nakikita na ninyo ang construction ng Metro Manila Skyway Stage 3 na bahagi bagay po na sistema ang kukonekta sa SLEX at NLEX. Para kung kayo naman ay talagang lalaktaw papunta ng NLEX at SLEX, hindi na kayo kailangan sumabak pa sa EDSA ng dagdag na dalawang oras sa inyong biyahe. Nandiyan rin po ang rehabilitasyon ng NAIA Terminal 1 na ilang taong pinabayaan, ngayon malapit na pumakompleto. Ang malawakang kaunlaran at kapayapaan sa Mindanao, nasa abot-anaw na rin po natin. Sa kauna-unahang pagkakataon, at tatlong pinakatanyag na credit ratings agency sa mundo, binigyan tayo ng investment grade status. At kamakailan lang nga po, na-upgrade na naman tayo ulit. 21st time na raw po tayong ina-upgrade dito mga credit ratings agencies. Dati po, ang turing sa atin ay sick man of Asia. Ngayon, nagpapakitang gilas na tayo bilang Asia's rising tiger. Habang patuloy nating sinusulong ang positibo at pangmatagalang transformasyon ng lipunan, nagiging malinaw na malaki ang papel na ginagampanan ng kabataan sa pag-abot ng ating mga adikain. Bilang mga tagapagmana ng ipinupuna nating pagbabago, di hamak na mas matagal ninyong matatamasa ang mga bunga ng ating pagsisikap. Pero sa kabilang banda naman, kung pipiliin ninyong magwalang bahala, mapepeste at masisira ang ating mga ipinunla at babalik tayo sa lumang kalakaran. Ngayong panahon po ng cellphone, internet at iba pa, kung tutusin ay napakadali ng pag-uusap tungkol sa politika at pakikisangkot sa iba't ibang aspeto ng pamahalaan. Dati, kung may gusto kang ipahayag, kailangan mong makipagpulong ng patago o kaya ay gumawa ng mensahe sa typewriter at ipakopya ito gamit ang mimeograph. Sabi siguro, ano kaya yung mimeograph at ano kaya yung typewriter? Pagkatapos dumating mo ang mas mabilis na photocopying machine. Alam po nyo, no, Marcelo, pati yung mga photocopying supplies, nire-register po yan. Dahil talagang kinikitil ang pagkuha natin ng impormasyon bilang mga mayan. Ngayon naman po, napakaraming impormasyon ang pwede nang ipasalin-salin sa iba't ibang computer gamit ang mga flash drive o kaya sa pamamagitan ng uploading sa internet. Siyempre, nasa sa inyo kung paano nyo gagamitin ang mga teknolohiyang ito. Huwag nyo sanang malimutan ang maging mapanuri. Hindi porque nakalagay sa internet ay totoo na agad. Hindi porque viral o trending ay dapat ng pagkaabalahan. Kung puro pagse-selfie at pagpapalakas ng town sa Clash of Clans naman ang aatupagin. Siyempre, talaga mag-game over ang mga pangarap natin. Taos puso po ako nagpapasalamat sa Jesus is Lord Movement at sa Kristiyano Kabataan para sa Bayan sa ibinigay ninyong pagkakataong makaharap kayo. Kahanga-hanga talaga kayong mga narito na nagsasama-sama upang higit na pagtibayin ang pananalig sa ating Panginoon at mag-usap. At mag-usap tungkol sa pakikiambag sa isinusulong nating agenda ng pagbabago. Gawin na lang nating halimbawa ang inyong chairman na si Kuya Secretary Joel Villanueva. Tanggapin po natin na kapwa rin natin sa kabataan. Kuminsan po, napapagkamalan mas bata siya sa akin. Sa kanyang Training for Work Scholarship Program sa TESDA, tingnan po niyo yung numero, 672,258 na ang nakapagtapos at ngayon ay mahigit ng pagkakataon para sa magandang bukas. Noong 2012 po, 68.5% ng mga graduate ang nagkaroon ng trabaho sa loob lamang na humigit kumulang 6 na buwan. At patuloy naman tayo sa paghahanap ng oportunidad para sa natitira pa.
Minana po ni Joel kasi ang placement rate lang ay 26.8%. 28%. So halos na tatlong ulit na po niya yung placement rate. At sa ibang sektor po, maabot na ng 96% ang kanyang accomplishment. Dito natin makikita na kapag pinili mong gawin ang tama, nakakapagbigay ka ng kakayahan sa iba na maging mas mahusay na tagapaglingkod ng Diyos at kapakipakinabang na membro ng bansa. Mahusay na trabaho po ni Secretary Joel sa TESDA ay bahagi ng ating mga lawakang estratehiya na pangangalaga at pamumuhunan sa mga kabataan. Halimbawa, meron po din tayong Abot Alam Program na sa pagtutulungan ng DepEd, DILG at ng National Youth Commission ay nagmamapa ng mga out-of-school youth sa ating bansa. Sa ganitong paraan, nagiging mas sistematiko ang ating mga pagsisikap na mabigyan sila ng sapat na edukasyon, pagsasanay at oportunidad. Nitong Nobyembre lang, mahigit 300,000 out-of-school youth na ang nabigyan ng skills training o kaya na-enroll sa alternative learning system. Pinatutupad na rin natin ang K-12 curriculum sa ating basic education system para higit pang mapaunlad at ang kalaman at kakayahan ng ating mga estudyante. Ang layunin natin mabigyan ng world-class na edukasyon ng kabataang Pilipino upang makasabay sa mga pagbabagong nagaganap ngayon sa mundo. Ilan lang yan sa mga inisiyatiba at programa ipinapatupad natin mula sa paniniwalang ang kabataan ay isa sa pinakamalakas nating kakampi sa pagsusulong ng malawakan at pangmatagalang pagbabago. Tunay ngang malayo na ang ating narating. Pero siyempre, hindi pa rin tayo nakukontento sa mga nagawa na natin. Sa ating paghakbang po sa tuwing nadaan at bilang mga kapwa ko, ulit na kabataan, meron akong paalala sa inyo. Hindi pa po tapos ang ating laban. At darating ang mga pagkakataong hindi magiging madali ang ating paghakbang. Sinasabi ko ito sa inyo upang bigyan diin ang kahulugan ng napili niyong tema para sa taong ito. Ang maging fearless. Tapusin na natin ang panahon kung saan ang kabataan ay kinakabahang makiambag sa pagbubuo ng maunlad na sambayanan. Kapag may naghahasik po ng pagdududa, buo ang loob nating ipagtanggol ang ating mga prinsipyo. Kapag may nagpakalat ng kasinungalingan, walang pag-aalinlangan nating ipamalita ang katotohanan. Kapag may humarang sa ating tuwid na landas, buong tapang tayong humakbang patungo sa katuparan ng ating mga kolektibong pangarap. Malinaw po, hanggat nagkakapit-bisig tayo, hanggat naninindigan tayo sa kung ano ang tama at ikabubuti na nakakarami, at hanggat matibay ang ating pananalig sa Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Buong pagmamalaki nating masasabi, tunay nga tayong mga fearless na tagapaglingkod ng Panginoong Jesucristo at tagapagtanggol ng inambayan. Welcome back to KKB TV in a special presentation of Jesus the Healer. And right now we're going to hear it from the chairman of Cristiano Kabataan para sa Bayan and the Director General of Technical Education Skills Development Authority, Secretary Joel Villanueva. Tonight, I want to talk about conquering the impossible. Sa buhay ng tao, napaka-importante na alam niya ang kanyang calling, alam niya ang kanyang purpose. At lagi po natin pinapound yan sa KKB. At lagi nga natin sinasabi, ang mga KKBs ay tinawag at pinili ng Diyos to be great. Sabihin mo sa nasa kanan mo, you are called to be great. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, alam ko yan. We are called not to be just ordinary, but extraordinary. We are called to be on top. Head, not the tails. But again, this wrong notion, wrong perspective, na sinasabi,
madalas, yan, impossible yan eh. Imposible yan. Ngayong gabi pong ito, we will reject, abhor, and hate the word impossible. Because Matthew 19 verse 26 says, with God, all things are possible. Amen? Can we give the Lord the best clap of praise? Let me share with you the story of Joseph the dreamer. And I'm sure all of us, if not all of us, most of us have heard about his story. Alam natin na nanaginip siya. He was envied by his brothers. He was a victim of conspiracy. Sold as a slave. Live in a foreign land. And then convicted criminally for a crime that he never committed. Sent to the dungeons. Forgotten by his kosa. Diba? Nakalaya yung butcher. Nakalaya yung cupbearer. Nakalimutan siya. And then favored by the Pharaoh. Became the prime minister. In charge of all Egypt. In fact, even if you go to Egypt right now, ang pangalan niya nandun pa rin. Hindi nawawala sa kasaysayan. And most of all, he forgave his brothers and blessed by the Lord. Tonight, as I said, we want to talk about conquering the impossible. Let me just give you four fearless ways in conquering the impossible. Apat na bagay po. Una, ang nakita ko pong bagay, yung fearless ways ni Joseph is being faithful. Sabihin nga po natin, faithful. Firm in adherence to promises or in observance of duty. Strong belief. Merong matinding paniniwala that indeed, there's no such thing as impossible. Ako po'y buhay na patotoo. Nandito po ang aking the one and the only, si Gladys. Alam niyo ho, for many years, sinasabi sa amin, hindi na kami magkakaanak. Ngayon ho, meron kaming Jaden, may Gwyn, babae at lalaki pa. But going back to what I'm saying, si Joseph is faithful. He has this strong belief of how God called him to be. Remember, in Genesis 37, verse 6 and 7, makikita po natin doon yung panaginip o yung dream ni Joseph. Ang unang dream niya, sabi niya yung my sheep stood upright while your sheaves gathered around mine bowed down. Sabi niya dun sa mga kapatid niya, 11 kapatid niya. And then yung pangalawang panaginip niya, sabi niya, so verse 9, even the sun and the moon, referring probably to his father and his mother. And the 11 stars were bowing down to me. Kinukwento niya ho ito kasi pinaniniwalaan niya eh. He believed his dream. At napaka-importante na alam po natin yung pagkakatawag sa atin. Paano ba tayo kinreate ng Diyos? At napakasarap isipin na alam natin kung anong pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. At kagaya nga po ng pinag-uusapan natin ngayon, we were called to conquer impossible things. Ito po yung pinaniwalaan ni Joseph. And how many of us believe in our calling? And how many of us will be faithful until the end? Sa Biblia, napakarami pong nagsimula ng tama, pero nag-end na mali. Sa Biblia na po yun. Dito po sa mundo natin, hindi na ako magpipinpoint. Napakadami na rin ho na nagsimula ng tama. But unfortunately, hindi nila nakayanan at sila ay naging mali. Napunta o naligaw ng landas. Tayo pong mga KKBs, naniniwala ako that we were called by the Lord to be winners. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, I am a winner. Mas malakas po, I am a winner! Sa huling pagkakataon, I am a winner! I am more than conquerors! Through Christ Jesus! Pumalakpak nga po ang mga naniniwala niyan. Ito po ang pinaniwalaan ni Joseph. Siya po'y tinawag. May special calling siya.
Unique calling. At naniniwala po ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos in such a unique way. At nung pong pinaniwalaan niya ang kanyang pangarap, ano ba ang nangyari sa kanya? Anong naging nangyari? Nag-conspire ang mga kapatid niya. Nainggit sa kanya. Napagkasunduan na event, ilagay muna natin siya dito sa balon. Ikulong muna natin siya. At pagkatapos na pagkasunduan nila na, ibenta na lang kaya natin siya. So, ibinenta po si Joseph. Binenta as a slave to a foreigner. And how many of us can relate to this? Just like when we became Christians, nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, some Christians would thought, okay na ako, Kristiyano na ako. Wala na akong problema, exempted na ako sa problema. How many of you believe, pag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka na magkakaproblema? Mayroon pa rin. May problema pa rin. Ang bundok, mataas pa rin. Bundok ng problema, bundok ng kung anumang ibibigay at dadaan sa ating way para to fulfill God's divine calling in our lives, mataas pa rin ang bundok. Ngunit mas madali nang akyatin at mapagtagumpayan pagkasama natin ang ating Panginoon. Amen? John 16:33 says, sabi ng Lord, in this world there'll be tribulations, there'll be troubles. But He said, be of good cheer. Sabihin mo sa katabi mo, sa kanan, be of good cheer. Sa kaliwa, sabi ka mo ng Lord, I have overcome this world. Amen po ba? But look at what happened to Joseph. Balik tayo sa kanyang storya. Pwede siyang manahimik na lamang. Bakit? Siya naman ang paborito ni Israel, ni Jacob. Ginawan nga siya ng robe, di ba? Pwede naman siyang tumahimik na lang. At huwag nang pansinin yung calling o yung best that he can be. Pwede niyang hindi pansinin. Pero si Joseph, nag-decide siya. Nag-decide siya na kunin and fulfill God's divine plan in his life. And Joseph battled mediocrity by being faithful to his belief, his calling. He embraced his calling. He was ready to pay the price of what it takes to fulfill his calling. KKBs, you have to fight for your calling. You have to fight for your destiny. Hindi ho po pwede yung nganganga na lang tayo kagaya ni Juan Tamad at maghihintay tayo sa bayabas, sa mga CYN, sa Apple. Gone are the days ng mga Juan Tamad stories. Ano ho nangyari kay Joseph? Binenta, naging slave, nagpakitang gilas, at alam natin ang nangyari. Joseph became the right hand of Potiphar because God promoted him, because everything is possible in the sight of God. Amen? Can we give the Lord the best clap of praise? Again, let me remind all of you about Joseph's story. Remember, si Joseph was discouraged by his brothers. Kinutya siya. Even his father, his very own father. But you know, in Genesis chapter 37 verse 10, and I love this verse, ang sabi po ni Joseph, there are no big dreams, only big God. Amen? There are no big dreams, only big God. KKBs, we have a big, big God. We have a big, big God. And opportunities are limitless. And that's why, come on, KKBs, let us conquer the impossible. Amen? Pangalawang bagay po is be determined. Ang sabi po ni Merriam-Webster, determination means a quality that makes you continue trying to do or achieve something that is difficult. Hindi natitinag. Sabihin mo sa katabi mo sa kanan, huwag kang matitinag. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, otherwise,
alam mo na. Tama ba? Alam nyo na? Hashtag alam na. Kaya nga po, ganun yung kamayan ng KKB, eh, di ba? Ano ibig sabihin nun? Unity. Anong ibig sabihin nun? Brotherly love. Ano pa yung isang ibig sabihin? That you remind each other that a chain is as strong as its weakest link. Para alamin natin ang lakas ng buong KKB movement, hahanapin natin yung pinakamahinang KKB. Doon natin malalaman kung gaano kalakas ang movement ng KKB. But praise be to God, dahil after 25 years, hindi lang mga barangay captains, now councilors, city councilors, mayors, congresspersons, even cabinet member, ay galing sa KKB ministry. Amen? Praise God for that. It's glory. Again, being determined. You know, every time you talk about being determined, hindi ko ho talaga mawala sa isip ko itong si Job. Kasi si Job, I don't know kung maiinggit kayo sa titulo. Sa titulo niya, naiinggit ako, pero hindi ako naiinggit sa pinagdaanan niya. But imagine, Job has this title. Job is a man that made Satan quit. Biriin mo, napasuko ni Job si Satanas. Suko, taas kamay, taas paa. Why? Because Job is determined to prove that he is God's best. Amen? We can be God's best. That's what he wants. For us to go away with this wrong idea that a lot of things here on earth is impossible. It is impossible to achieve this, impossible to achieve that, etc. If you're determined, hindi ka matitinag, ang mga imposible ay nagiging posible. Amen? If there are times na kung saan tingin mo nanghihina ka at kailangan mong ng drive, be reminded of this verse that you can do all. Hindi sinabi ng Lord na most of the things. Sabi niya, all. You can do all things. If you're determined, you can do all things. At ito ho si Joseph. Kaya siya pinagpala ng Diyos sa foreign land. But here comes another twist. Kanina, nanalangin siya. Nag-bow down yung sa kanyang dream. Tapos ano nangyari? Nung senior niya sa mga kapatid niya, pinagkaisahan siya, binenta as a slave. Ngayon, eto na. Si Joseph na masipag, magaling at pinagkakatiwalaan, nagustuhan ng itago natin sa pangalang Mrs. P. Mrs. Potiphar. Gusto ni Mrs. Potiphar to sleep with Joseph. And of course, Joseph will stood his ground and say no. Ano hong nangyari after he was tempted, being tempted by Mrs. Potiphar? Of course, he rejected it. He ended up being charged and ended up being placed in the dungeon. Gusto kong tingnan nyo itong pagkakataon na ito sa buhay ni Joseph. It was so easy to go with the flow. At ganyan din minsan sa buhay Kristiyano. Yung thinking na mangangarap lang ako, yung ito lang. Kasi, bakit pa ako lalaki? Impractical. Ito pong si Joseph, pupwede naman niyang sabihin, sige, bibigay na lang ako. Total, yan ang gusto niya eh. Ginagawa din naman ng iba. Yan ang kalakaran. I will just go with the flow. No one would ever notice. Conformity. Ano yung nakita? Yun na. Ganun din naman. There will come a time in your life that people will even judge you, accuse you of something. Hindi ho dapat kayong manlata. Hindi ho kayo dapat malungkot. Rejoice, because greater blessings will come unto you. Amen? Continue to be determined. Continue to fight for your destiny, to your calling. There's a saying that you can definitely make it big
when you start making a difference. And that's why I salute Joseph. I salute him. Tayong mga kalalakihan, siguro naman alam natin, hindi naman pangit yung asawa ni Potiphar. Master yun eh. And yet, anong sabi po ni Joseph? And this is one of my favorite verses in the Bible. Genesis 39 verse 9. Ang sabi po niya, teka lang, how can I do this great and wicked sin against my God? How can I do this great and wicked sin against my God? Pinagtiwala na sa akin lahat. Ang buong sambahayan ninyo, ang buong bahay ninyo, ikaw lang hindi pinagkatiwala sa akin dahil asawa ka niya. Again, how can I do this great and wicked sin against my God? Joseph was determined. He was determined. Determined to fulfill his divine calling. He made the difference. But again, ano nga po ulit ang nangyari? Siya naman ay napakulong for a crime that he did not commit. For my third point, be passionate. Napaka-importante to be passionate. But I just wanted to focus on excelling. Passionate to excel. Be passionate to achieve greater heights. New frontiers. Reach new frontiers. Being passionate to pay the price of what it takes. Must be ready to pay the price. Si Joseph, even in the dungeon, flourished. Establish himself as the man. Siya yung naging takbuhan ng lahat. Takbuhan siguro pag may sakit. Takbuhan siguro pag merong ikukonsulta. Kaya nung nanaginip yung butler, pumunta agad sa kanya kasi siya nag-interpret ng dream. Yung cupbearer sa kanya rin. At parehong natugunan yung kanilang mga problema at mga tinatanong. Again, si Joseph nag-flourish. Si Joseph naging takbuhan ng mga tao doon sa dungeon. Ito yung question ko sa bawat isa sa inyo. How do you establish yourself in your respective schools, in your respective communities? Ano ang tingin sa iyo ng mga kapitbahay mo, ng mga kaklase mo, ng mga schoolmates mo? Si Joseph, nandun na siya sa dungeon, pwedeng he let go of everything, but he worked hard in establishing himself even as a dream interpreter. At dahil doon, na-establish niya ang sarili niya, he became the ambassador of Christ. He fixed his eyes on the finisher of his faith. Hebrews 12 verse 2. Yung Joseph's perspective na bago. Iba, ibang klase ang perspective ni Joseph. Naniniwala siya sa Proverbs 23 verse 7 letter A. For as he thinks in his heart, so is he. And so when the Pharaoh looked for someone to interpret his dream, he was easily referred to. Alam po natin ang nangyari doon sa panaginip ng Pharaoh. Pinatawag po siya. At nung pinapatawag po siya, gusto kong tingnan natin yung storya ni Joseph. Sabi siguro ni Joseph, teka lang, yung una, nung may nanaginip at ininterpret ko, binenta ko ng mga kapatid ko ah. Pangalawa, nung tumayo ako sa tama, nung tinutukso ko ni Mrs. P, kinulong ako. Ngayon, eto na naman, pangarap na naman. Mag-i-interpret ako. Pero hindi po natinag si Joseph. Because Joseph had that passion to fulfill his divine calling and divine purpose of God in his life. And so what happened? Joseph, nung ininterpret po niya yung dream, napabilib niya yung Pharaoh. At ano ho nangyari? Napalaya po siya at ginawa siyang in charge of the entire Egypt. Because of his passion. Last but not the least, be committed. Being committed meaning meron kang characteristic in your heart to fulfill your divine calling. Parang inoobliga mo yung sarili mo. Committed ako dito eh. Dedicated ako dito. Joseph became the prime minister and became in charge of the entire Egypt because of his commitment to his calling. When you are committed, you forget your past. You forget all your fears.
Ito ho yung naramdaman ni Joseph. Pwede niya sabihin, teka lang, eh, binibenta lang ako, slave lang ako dati. Ngayon, ako na ang prime minister ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Hindi po siya nabigla. Hindi po siya na-intimidate because he know that he can conquer impossibilities in life. Amen? Can we give the Lord the best clap offering of praise? Ito yung unwavering commitment ni Joseph. And that is why he found favor from the Pharaoh. Nung sabi po ng Pharaoh sa Genesis 41 verse 42, then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it in the finger of Joseph. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. And verse 44 says, then Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, but without your word, no one will lift hand or foot in all Egypt. This is the same power that God is giving us to conquer the impossible. But we have to be committed. Siguro ho yung pinakamahirap kay Joseph na hurdle, yung pong i-deal nung makita na niya yung mga kapatid niya. Dito na ho ako magwawakas. Nakita niya yung mga kapatid niya. Itong mga kapatid niya. And I think this is the hardest part. May mga options po siya. Ano yung mga option niya? Ang option niya, pwede niyang i-refuse to sell food sa kanyang mga kapatid at hayaan na lang silang mamatay. Pangalawang choice niya, he could easily order his men to murder them mercilessly and avenge himself. Pangatlong choice niya, he could reveal himself na siya si Joseph, ang kanilang kapatid. Na very risky. Bakit? Siya'y Hebrew siya eh. Tapos, nasa Egypt sila. Pero ano po ang pinili ni Joseph? The most difficult one. The one that entails risks. And so he revealed himself, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid, and alam po natin ang nangyari. God did his part as always, binless ng husto si Joseph. Amen? Because of his commitment. Joseph unswervingly followed God's divine blueprint in his life. There's no doubt about it. Kung ano yung plano, grand plan ng Diyos sa buhay niya, sinunod niya. Of being faithful, being determined, being passionate, and being committed to his calling and purpose in life. At ang sabi nga ng Panginoon, ang sabi nga po ni Joseph, nung makaharap niya yung kanyang mga kapatid, and let me just quote this verse, Genesis 45, verse 7 and 8. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then, it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt. God has planned something better for us, mga KKBs. Pwede ho bang tumingin lang kayo sa gitna, sa inyong lingkod, bago tayong magwakas? May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin, something better. Better than we are experiencing right now. Sabi nga, no eye has seen nor ear has heard sa mga magaganda, malalaking bagay na gagawin pa ng Diyos sa ating mga buhay. But all we need to do is believe that it's going to happen. We have to be faithful, be determined, be passionate about it, and be committed to the calling of our God in our lives. Amen? Tuloy-tuloy pa rin ang ating Not So Distant Throwback para sa ating Youth Summit Series. Yes, at ngayon, papakinggan natin ang isang mensahe galing kay Mr. Tony Maloto, founder of Gawad Kalinga. The Philippines is a rich country in natural resources, blessed by so much abundance by God, and we have no excuse to remain poor. And we are poor because we keep leaving the poor behind. At kahit anong praise the Lord natin, kung madamot pa rin tayo, it does not honor God. Kahit anong praise the Lord natin, kung sinungaling pa rin tayo, it does not honor God.
Kahit anong praise the Lord natin, kung magnanakaw tayo, it does not honor God. Kaya, let's build a country that honors God. Are you with us? Kaya nga gusto ko malaman sa inyo, handa ba kayo na magiging matapang para tapusin ang kahirapan sa Pilipinas? Sino bang duwag dito? Kasi ang duwag, hindi handa makipaglaban para sa kabutihan, para sa karangyaan, para sa tunay na kalayaan. Ang duwag, buong araw, nasa Facebook. Ang duwag, buong araw, nanliligaw. O nagpapaligaw. Ang matatapang, mga fearless na anak ng Diyos, ang fearless na kabataan, will claim the promise of God that this will be a prosperous nation. Kaya kung ang boyfriend mo, hindi bayani, iwanan mo, iiyak ka lang. At kung hindi ka pa handa magsilbi sa Panginoon para matupad ang kanyang pangarap so we can build the Filipino dream, wala ka pang karapatan manligaw. Pasensya na kayo kasi ako'y 64 years old. Kailan diretsahan na yung usapan. Huwag na tayo magbulahan. Kaya pumunta ako rito dahil kaibigan ko, si Secretary Joel Villanueva. At hindi niya ako binubola. At hindi ko rin siya binubola. Kasi meron akong pangarap, kasama ang TESDA, to really build the first farm village university in the world at inumpisa na sa Angat, Bulacan. At 20,000 na mga high school, third year and fourth year, this year and next year, iti-training po namin. Kasama namin po ang graduates na Ateneo, LaSalle, UP, pero hindi yon. Mga Pranses nagtuturo ng French, mga Amerikano nagtuturo ng English, kasi we want the Filipino to be world class. You do not deserve poverty. You deserve a prosperous nation that we can build together. Kaya nga, si Brother Joel, si Secretary, no? Inumpisahan niya. One, hindi niya pa na maaring nakikita that the most visited place in the Philippines by foreigners will be the university that we are building in Angat, Bulacan, which will be replicating all over the country so we can raise 500,000 social entrepreneurs. So in 10 years' time, makakreate tayo ng 5,000,000 trabaho. Handa na ba kayong yumaman? Handa na ba kayo payamanin ang Pilipinas? At ito pong bansa natin, people power, gawad kalinga, tinatag ito hindi dahil sa makapangyarihan, kundi sa mga ordinaryong mamamayan na gustong baguhin ang ating bansa. Ang kapangyarihan, wala doon sa mga matataas na katungkulan kasi may term of office sila. Tayo ang pagmamahal ng Panginoon, walang term of office. At ang ating pangarap para sa ating bansa, walang term of office. Kaya sa pag-umpisa ninyo, kung kayo'y 18, 20, hanggang tumanda kayo 64 katulad ko, kailan lalong umaalab ang pagmamahal natin sa Pilipinas dahil ito ang bayan na mahal ng Diyos. Ang gustong umasenso sa buhay at handa ang handa na tapusin ang kahirapan sa Pilipinas, tumayo. Tumayo. Gusto ko lang makita. Handa ba kayo? Tawagin ko si Secretary Joel dito sa stage. Sa nalalabing 2 taon mo sa gobyerno, no, sana mas lalong lalago pa na bibigyan ka ng Panginoon ng pagkataon na umangat pa sa iyong panunungkulan sa bayan. So gusto ko lang malaman na ngayon, kasi bago umalis si Presidente Pinoy, dahil dito ako believe, wala siyang pagnanasa sa kapangyarihan. At talaga siya po ay fearless na presidente na ginagawa niyang lahat
na hindi kayang gawin noon ang daming pagbabago dahil siya ay matapang. Kailangan kung matapang ang ating Pangulo, lahat tayo matapang din na mamamayan. Kaya po pinapunta ko rito si Sec. Joel dahil po siya will be a partner of Gawad Kalinga whether he's in government or outside. No? And so, right now, Sec. Joel, ano po masabi mo sa kanila? Alam ko na akong bisita mo, pero ako po'y pagod na magsalita. Pwede mo pa silang ano? Pwede mo sabihin sa kanila na sabay-sabay tayo, handa tayo para payamanin ang bansa natin. Ang lahat ng Pilipino na nakatayo, paangatin natin. Alam mo, Tito Tony, kagabi ako ho'y nagturo na dito and I thought about conquering the impossible. At ang mga nakikita niyo pong KKBs na ito, Kristiyanong Kabataan para sa Bayan, ang mga Christian Youth for the Nations, ang mga delegates natin from Luzon, Visayas, Mindanao, from Europe, from America, from Canada, from Asia, lahat tayo ready to be part of the solution. We are not part of the problem. At sa bawat isa na nakatayo ngayon sa lugar na ito, we are committing na tayo ay parte ng solusyon, hindi problema. Hindi tayo burden ng pamahalaan. Hindi tayo po problemahin ninuman. Tayo ang sasagot sa problema ng bayan. Naniniwala ba kayo doon? Nagbabalik ang KKB TV na hatid sa inyo ng Jesus the Healer para sa ating throwback for the Youth Summit 2014. At ngayon, babasahin natin ang mga fearless posts ng mga KKB and CYN na nasa Araneta Coliseum during the Youth Summit. Ang sabi ni Stephanie from video Instagram, nag-post siya ng video. Sabi niya, fearless KKBs and CYNs shouting the sweetest name, Jesus. And sabi ni Cumberbatch at band SXBZ. Fun fact! Wow, trivia! KKB POP ang gumawa ng emoji sa KKB TV! At ito ulit, about Sir Joel Villanueva from Ruth Megan Batoon or at Om Kai Mikai. Last session for today, conquering the impossible. Hindi session yan. Session! Patawarin mo na! Last session for today, conquering the impossible with Secretary Joel Fearless. At pinakita niya pa ng... Ito naman, si at Cas Senoritas. Nag-tweet siya, sabi niya, a person who can't stand for something will fall for nothing. Profound. Okay, sabi naman ni Renz Tristan Santiago, I'm blessed because I experienced this kind of summit. Thank you, Lord! And that's from his Instagram post. At huwag natin kakalimutan, dahil nung nakaraan, nagkaroon tayo ng mga recap sa mga nangyari sa ibang locations ng Youth Summit. Nagkaroon din tayo ng Youth Summit sa Virginia, USA at sa Barcelona, Spain. Ayan, pinapakita natin ngayon yung mga pictures and videos. Ano to? Radio drama. Ito na, ipapakita ko na. Ayan yung mga pictures and videos ng mga kaganapan doon. Doon sa Barcelona, I was blessed to be part of it. Talagang nakakatuwa yung mga KKB members or CYN members natin from Barcelona, that's Eastern Europe. Wow. Oh no, Western geography. Western part of Europe. Talagang nakasama natin doon from France, Andorra, Belgium, different parts of Europe, and they were really blessed and excited. At yes, talagang marami silang natutunan sa mga sessions natin. I'm sure kahit iba't iba yung lugar na pinagdalhan ng Youth Summit, hindi nagbabago yung presence ni Lord doon na nananatiling sweet at strong. Yeah. Ang hinahatid na conviction para sa mga kabataan na nandun, na nag-worship sa Panginoon. Yeah, and you know what? Few months or few weeks after the summit, yung mga youth natin sa Europe, they were able to launch yung mga powerhouse services. Wow. And yung mga gatherings nila. They became more fired up for God. Truly, the Youth Summit experience is a game changer. Yes. Kung dati takot tayo sa persecution or suffering because of our faith, ngayon hindi na, and we just say, bring it on in the courage of God. At kung dati duwag ka sa mga challenges na kinakaharap mo dahil sa faith mo, ngayon matapang mo nang hinaharap ang lahat na ito dahil alam mo that the Spirit of God is with you. Kaya kita-kita ulit tayo sa susunod na Youth Summit. I am Leslie saying the Youth Summit may be over pero pwede pa rin tayo maging fearless forever. And I'm Jade. Thank you for watching KKB TV on Jesus the Healer. Bye! Bye-bye!